shoe capital of the Philippines, sa Marikina matatagpuan ang shoe museum. Ganon din ang pinakamalaking sapatos sa bansa. At maraming mga pagawaan ng sapatos na talaga naman maipagmamalaki natin. Dito sa lugar na ito, nakilala sa kanilang sariling produkto, meron din namang naiiba at may natatanging galing sa ibang larangan. Siya ang katribe nating si Paul, isang airbrush artist. I choose airbrush actually because I came across yung that sa mall, nang namamasyal ako sa mall before. Nakita ko yung nag-spray paint na isang artist, tapos parang nainganyo ako. Bago sa akin yung tool na yon, usually mga paintbrushes or pen and ink lang yung ginagamit. Tapos doon nag-start yung fondness ko for airbrush. First foremost, yung influence ko yung cousin ko before. Doon ako natuto kasi mag-drawing eh. Tapos later on sa yung co-workers ko sa airbrush din. Airbrush is an art tool that sprays paint by using compressed air. Back then, when Photoshop did not yet exist, airbrushing was used to alter or retouch photographs. Also, according to historians, the first instrument that inspired the development of airbrush as a painting tool was Abner Peeler's invention, the paint distributor, which is made for watercolors and other artistic purposes. As far as airbrush is concerned, yung materials niya depende sa surface na paglalagyan. Like for example, pag t-shirt siya, textile paint for helmet and cars, mga ganon, and other surfaces, automatic paint ang ginagamit. Primarily, yung source ko ng income sa airbrush talaga, doon talaga siya. Before, it was a hobby, pero eventually, business lang. 4 years after, Liberty Walk-Up repatented the work under the name Airbrush and later on opened an art school with his wife where airbrushing was taught. Ngayon, ginagamit ang airbrush sa paggawa ng mga advertisements, pin-ups, publishing, comics, and graphic novels, maging sa mga paggawa ng murals, at ngayon pwede na rin gawa ng design ang kahit anong surface gamit ang airbrush. Tulad ng mga artwork ni Paul. Malaking tulong din yung WACTH Pinas kasi na-expose rin ako sa ngayon sa social media. Usually doon po inubos yung gawa ko. Tapos nakikita rin nila. Nakikita ko rin yung ibang advantages ng as an artist na pwede may showcase yung talent mo. Ang medium natin ngayon ay GI sheet na flat. Dito natin ilalagay yung artwork. Tapos ginawa ko siya ng preliminary sketch para for the purposes of demo, para mabilis lang. First step, bale, ng airbrush, bale, naglagay ako ng paint. Bale, naglagay ako ng paint sa cup, airbrush cup, tapos start tayo ng base color for the heart. Nagawa natin, bale, nag-base color muna tayo. Ilinisin natin yung color. Change kasi tayo ng ibang color, so kailangan natin linisin na thinner. Product ng made of GI sheet. Bali, ginamit natin automatic paint sa
airbrush na art na to. Kasi ano siya, heart, flying heart with ano, flames. Kahaganan to na natapos may isang painting after hours of ano doing it na ano, tapos add to that yung ano, inspiration mo na kaya din mo nakukuha yung ano eh, yung inspired kay idea for ano, airbrushing. Message ko sa mga budding artists, not just ano airbrush artists, yung iba-ibang medium, lahat naman tayo ano creative in our own way. I believe na kailangan natin dedication at passion sa ginagawa natin para ma-pursue natin yung mga dreams natin and eventually ma-showcase yung whatever talent that we have in life.